Tili-tili bom sa krojka sa skorije, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys! Good evening! So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapagpang labot sa ating lahat. Okay, so I'm back. So pasensya na talaga at hindi ako nakapag-upload yesterday or last night ng video. Napaliwanag ko naman kung bakit, kung yung mga nakabasa ng community post ko. So yun nga pala. So just in case na hindi pa kayo nag-follow sa akin or hindi nyo alam yung tungkol sa community post dito sa YouTube, dun ako naglalagay ng mga updates or minsan dun lang dun sa Facebook page natin, pero most likely dito na lang sa mismong YouTube para at least aware kayo kung ano mga nangyayari sa akin or dito sa channel, para aware kayo kung bakit ganun or bakit hindi walang upload or kung maaagay yung upload, kung may balak akong gawin na kakaiba or whatever. So ayun, so regarding doon, malapit na matapos yung simpang gabi, so mas magiging, para babalik na sa dating takbo yung schedule natin, makakabawas na yun sa mga delay-delay. Kasi nga syempre, alam nyo naman, kung nagkisimbang gabi kayo, kailangan yung gumising talaga ng ng certain hour. And then yun, kulang na kulang din yung tulog nyo, lalo na kung nagtatrabaho pa kayo, maliban dito sa YouTube. Anyway, so huwag na natin anuhin yan. So paulit-ulit na lang yung mga reasons na yan. Ayoko na masyado pang magbigay pa ng reasons kasi alam ko na kukulitan na rin siguro yung iba dyan. Okay, so ito na. Simulan na natin inyong mga napili ko mga kwento na basahin para sa gabing ito. So please sit back, relax, and enjoy. Grade 6 ako noon. Kinuha ko ng puya ko para pag-aralin sa Quezon City. Tubong Nueva Ecija kasi kami. At para din may makasama sa bahay, yung hipag ko na walang buwang buntis nung time na yon kapag nasa trabaho ang kuya ko. Kami na kami nakarating dun sa inuupahan nilang apartment nung sinundo ako. Pagpasok ko palang sa bahay nila, hindi na agad maganda yung pakiramdam ko. Kasi sobrang init ng panahon na yon, pero sobrang lamig sa loob ng bahay kahit wala naman silang aircon. Iba yung aura ng bahay. Mabigat. Up and down yung bahay, dalawang kwarto, at tig-isa kami ng kuya ko at ng asawa niya. Pagkakain namin ng hapunan, umakyat na ako para na din maayos ko yung mga gamit at yung mga damit ko sa cabinet. Pagkakyat ko palang sa hagdan, kinikilabutan na ako dahil na hindi ko maintindihan. Basta natatakot ako, hindi ko nalang pinansin. Na makapasok ako sa magiging kwarto ko, agad na ako nag-ayos ng mga damit ko. Maganda naman yung kwarto kahit maliit lang. Yung kama ko lang nakatabi sa bintana. Okay na sana kasi nakakatakot. Katabing-katabi ng bintana ko, yung malaking puno ng mangga sa harap ng apartment. Hindi ko nalang din masyado binigay ng atensyon kasi nga matatakot lang ako. Dala na rin ng pagod sa biyahe at pag-aayos ng mga gamit ko. Pagkalinis ko ng katawan ko ay nagpaalam na ako sa kuya ko at sa hipag ko na matutulog na ako. Nung nakatulog na ako, unang gabi ko pa lang sa apartment, akala ko mahihiya pa yung mga elemento na nandoon. Pero mali ako dahil unang gabi pa lang ginambala na nila ako. Pinangungot ako nung gabing yun. Sa panaginip ko, kitang-kita ko yung bukas na bintana sa tabi ng kama ko at kita ko din yung malaking puno. Maya-maya, gusto ko nang maiyak sa takot nang may makita akong malaking itim na anino na nakadagan sa akin. Parang malaking lalaki. At sa pagkakadagan niya, hindi na ako makagalaw at makahinga. Buti na lang ginising ako ng kuya ko. Sumisigaw na pala ako ng mga oras na yon. Binabangot ka, siguro dahil sa pagod mo. Sabi ng kuya ko sa akin, uminom ka ng tubig at saka huwag mong patayin yung ilaw. Huwag gawin na din isara yung pinto para madali ko madinig kung tumawag ka.
Sige kuya. Tugon ko naman sa kanya. Kahit naliligo na ako sa sarili kong pawis dahil sa takot. Mula ng gabing iyon, halos gabi-gabi binabangungot ako. Palagi lang ganun ang panaginip ko. Yung bintana, yung puno, at yung parang malaking lalaki na itim. Natatakot na ako. Kaya sabi ko sa kapatid ko, magka-transfer na lang ako ulit sa amin. Ayoko na kako doon sa kanila. Pero nakiusap siya. Hintayin ko lang daw na makapanganak ang hipag ko at ihahatid niya na daw ako. Sumang-ayon na lang ako sa kanya. Araw-araw, pagkagaling ko sa eskwela, ako lang mag-isa ang nasa apartment. Nasa trabaho kasi sila mag-asawa. 5 PM pa umuwi ang hipag ko. Ako, maaga lang kasi half day lang naman ang klase ko. Kaya 12 ng tanghali, nakaka-uwi na ako. Kahit may susi na ako, hindi ako pumapasok mag-isa sa bahay. Kahit sobrang antok na talaga ako at gusto kong magpahinga, tatambay na lang ako sa tindahan dun sa harapan ng paupahan hanggang makauwi ang hipag ko. May mga katabi naman kaming apartment, pero palagi din naman nasa gabi lang ang mga tao. Isang araw, hindi ko natiis yung antok ko at pumasok na ako sa bahay. Hindi ako umakyat sa kwarto. Hindi ko kaya. Titingnan ko pa lang kasi yung hagdan, tumatayo na yung balahibo ko. Kaya nagpasya ako na sa sala na lang matulog malapit sa pinto. At nakatulog naman ako kaagad. Sa pagkakatong ito, iba na ang nasa panaginip ko. Yung hagdan, puno ng dugo. Pati yung tiles. Yung bakas ng dugo papunta sa may likod ng apartment. Doon sa may labahan namin, kung saan naandoon yung septic tank. Kitang-kita ko sa panaginip ko na may babae at lalaki na nag-aaway. Maingay, magulo, hindi ko maintindihan. Pero paulit-ulit bumabalik sa eksena kung saan maraming dugo. Hanggang sa nagising na ako. Sa takot ko, napatakbo ko palabas ng bahay. At hindi ko namalayan yung matang ng babae na kapitbahay namin na nabunggu ko na. Anak, ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin. Narinig kitang umuungol at umiiyak, kaya nagpasya ako na silipin ka. Halika muna sa amin nang makainom ka ng malamig na tubig. Namumutla ka eh. Wala sa sarili na sumunod ako sa kanya. Nang mahimasmasan ako, ay agad siyang nagtanong kung ano bang nangyari sa akin. At walang pag-aalinlangan kung kinuwento ang lahat ng aking naranasan mula nang mapunta ako sa apartment na yun. At laking gulat ko sa mga isiniwalat niya sa akin. May 5 taon na din kami nangungupahan dito, anak. Ang bahay na inuupahan ninyo na yan ay palaging nababakante. Walang nagtatagal. Kung minsan pa nga ay araw lang ang lumilipas, nagpapasya nang umalis ang sino mang lumipat dyan. Pagsasaad niya. Ho? Pero bakit naman po? Takang tanong ko sa kanya, kahit pa nakikinita-kinita ko na dahil ito sa kababalaghan. Anak, dati, may mag-asawa na nakatira dyan. Sundalo ang lalaki. Ang kanyang asawa naman ay isang simpleng may bahay, ngunit napakaganda nito. Dahil nga sa sundalo ang kanyang mister, ay palagi itong wala. At kung umuwi naman, ay palagi namin nauulinig ang nag-aaway sila. Nang matagal na mawala at madistino muli ang kanyang mister, nagkaroon yung babae ng kalaguyo. Nakikita man namin ay nananatili nilang kaming tahimik dahil ayaw namin makialam. Hanggang sa isang gabi, nang umuwi ang sundalo, narinig namin na nagtatalo ang mag-asawa. Matagal, magulo, sigawan at murahan, kalabugan at kalampagan ng kung ano-anong gamit. Hanggang sa biglang tumahimik na lang ang lahat. Kinabukasan, naabutan na lang namin na dinadampot na ng mga otoridad ang sundalong lalaki. Pinatay niya ang kanyang asawa. Chinap-chap ang katawan nito at hinulog sa septic tank na nasa likuran ng inuupahan nila.
Sukang-suka ang lahat ng masilip ang loob ng bahay. Mula sa kwarto, sa itaas, pababa sa hagdan, ay nagkalat ang dugo. Gimbal na gimbal ako sa kanyang siniwalat at hindi ako makapaniwala. Lahat ng panaginip ko ay may koneksyon sa nangyari sa bahay na yun. Ngunit sino yung itim na malaking lalaki sa panaginip ko? Nay, ano pong nangyari dun sa sundalo? Tanong ko sa matanda. Nakulong siya, ngunit isang buwan lang ang nakalipas ay natagpo ang nakabitin ng katawan niya sa may puno sa tapunan ng basura sa likod daw ng kulungan. Dito ay talagang naiyak na ako sa takot. Naabutan na ako ng hipag at kuya ko sa kapitbahay namin. At nang malaman nila ang nangyayari sa akin at batay na rin sa kwento ng matanda na sa kanila din ay nalaman, ay nagpasya na silang umalis na kami sa apartment na yun. P.S. Kinausap ng kuya ko yung may-ari ng paupahan. Tinanong niya kung totoong may naganap na ganong pangyayari nga sa inuupahan namin na apartment. At hindi naman niya ito tinanggi. Ang pangalan ng friend ko ay Maya. Nakwento niya sa akin ito isang gabi na nag-brown out sa amin. Dahil wala kaming magawa, sabi ko kwentuhan kami na nakakatakot. Nagsimula na nga siya magkwento sa akin tungkol sa kababata niya na si Lara. Anak daw ito ng isang mayamang politician sa kanila. Mula pagkabata daw nila, super close na talaga sila hanggang magdalaga. Nagka-boyfriend daw si Lara na ang pangalan ay Edward. Pero dahil mahirap lang daw sila Edward, ayaw daw ng papa ni Lara dito kaya hinadlangan ang relasyon nila. Yung family daw nila Lara medyo creepy. Usap-usapan na mga lahi daw ng mga aswang. Kaya nga daw yumaman ng ganoon at napakatagal ng politiko sa lugar nila dahil walang gustong kumalaban dito. Bali-balita daw na bagaman napakaganda ng mansyon nila, ay wala daw tumatagal ng mga kasambahay dahil sa sobrang lansa ng amoy ng bahay nito. Usap-usapan din daw na sa gabi lang daw sila kumakain. Pero syempre, dahil nga kaibigan daw ni Maya na matalik si Lara, ay hindi siya naniniwala. Wala naman daw siyang napapansin na kakaiba sa dalaga. Fast forward. Walang nagawa si Lara at ipinakasal itong pilit ng kanyang ama sa ibang lalaki. Sa araw daw ng kasal nito, tuwang-tuwa ang mga tao dahil sa sobrang sarap ng pagkain. Tila may kakaibang nilamnam yung karneng handa sa kanilang piging o may kakaiba itong sangkap. Dahil dito, kinutuban si Lara at palihim na nagtanong sa matandang kusinera nila. Philip daw pinaamin ni Lara ang matanda. Iha, hindi ko nais na gawin ito. Alam mo naman kung paano magalit yung papa mo. Sabi ng matanda kay Lara. Nasaan yung puso niya? Umiiyak na tanong ni Lara sa matanda. Nang masiguro nito sa matanda na karne nga ng katawan ni Edward ang pinahalo ng kanyang ama sa handang ulam para sa kasal niya. Malungkot na itinuro naman daw ng matanda ang isang itim na kahon na itinago pala nito upang hindi makita ng ama ni Lara. Alam ko na magtatanong ka oras na malaman mo at malasahan ng mga pagkain. Kaya palihim kong itinago ang puso niya para sa'yo. Malungkot na sabi ng matanda. Kinuha ni Lara ang kahon at tumakbo ito papalabas ng mansyon at nagtungo sa burol kung saan sila madalas nagkikita ng kanyang nobyo. At dito, lumuhod si Lara at umiyak. Binuksan ang kahon na pinaglalagyan ng puso ng kanyang nobyo. Kinain niya ni Lara at pagkatapos ay tumalon sa burol. Sabi ni Maya sa akin, sa lahat daw ng pinagdaanan ng kanyang kaibigan, ay kasama siya kaya mapapatunayan niyang totoo ang kinuwento niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala na ang matalik daw niyang kaibigan ay isa pala talagang aswang.
Noon sa barangay namin ay kaunti lang talaga ang nalirahan. May buko rin sila lola, kaya nasa may bundok sila nakatira. Maayos sa kanilang pamumuhay dahil sa masagaan na sila sa mga bungang kahoy at pangapananim nila na mais. Marami rin silang mga alagang hayop. Siyam na magkakapatid sila lola, tatlong lalaki at anim na babae. Itong bunsong kapatid nila na lalaki ay napakatahimik talaga at minsan walang marinig na nagsasalita. Hindi rin ito magsasabi ng mga bad words at napakasipag nito. Minsan daw, nag-i-give ito ng tubig sa bukal na katabi ng ilog na nasa gilid noon ay may kawayan. Minsan daw nasundan ito ng lola ko para daw itong may kausap sa may puno. May puno kasi dun sa kabila. Nagsasalita daw ito na mag-isa na parang may kakausap. Minsan daw ay nagtatawa ito na para pang may kausap na nagpapatawa talaga sa kanya. Kaya nagtataka ang lola ko kung bakit ganun daw yung kapatid niya. Kaya sinabihan niya yung mama nila kung ano yung nasasaksihan ng lola ko. Pero binaliwala lang yun ng nanay nila. Nagkanobya yung kapatid ni lola at nagpagpasyahan itong magpakasal sa nobya niya. Kaya naghanda sila ng kasal para dito. Maganda at katangi-tangi ang ugali ng pakakasalan ng kapatid ng lola ko. Malapit na yung kasal nila nang biglang magkasakit at namatay yung kapatid ni lola. Kabigla-bigla talaga sapagkat malusog pa ito nung isang araw, pero bigla na lang itong inatake ng sakit at namatay. Dinala daw ito sa ospital pero pagkaraan ng ilang oras ay namatay din daw. Iyakan sila doon at niyakap-yakap daw nila ang katawan nito na tinakpan ng kumot na puti. Pero laking pagtataka nila na may mansya daw na sangsaging ang kumot. Paano mamamansyahan yung kumot sa mansya ng saging kung kumot ito ng ospital? Kaya nagtataka na naman sila. Ang sabi ng lola ko, nagdesisyon sila na pumunta sa isang albularyo kasama ang nanay niya dahil may kutob siya na may nangyaring hindi maganda doon sa kapatid niya na dahilan kung bakit ito biglang namatay. Pagpunta nila doon ay umiiling na tumingin sa kanila yung albularyo. Dapat daw pupunta sila doon sa Bohol para daw doon nila ipakonsulta ito sapagkat napakamakapangyarihan daw ng engkanto na kumuha nito. Kaya pumunta ang nanay nila lola kasama siya. Pagdating nila sa Bohol ay pinuntahan nila ang albularyong nangangalang Cesar. Tinanong sila nito kung ano ang sadya nila. Kung sadya ba daw nila na malaman kung asan yung kapatid ni lola. Tumango lamang sila. Ang sabi ng albularyo, "Manang, itong anak niyo ay may kasabay noong pinanganak mo siya. Siya bilang tao at yung kasabay mo namang nanganak ay engkanto. Ang anak mo ay lalaki at sa kanya naman ay babae. Magkababata sila. Sabay silang lumaki, subalit ang anak ninyo lang ang nakakakita sa kanya. May napapansin ka bang kakaiba sa kanya? Kaya pala, nawawala minsan yung batang yun," sabi ng nanay ng lola ko. "Kaya pala kahit saan-saan ako hinahanap, hindi ko nakikita. At nang makita ko naman at tinanong ko kung saan siya nang galing, ang sabi niya nandyan lang daw siya sa tabi-tabi, pero hindi ko siya talaga nakikita." Sabi naman ng albularyo, "Di mo talaga makikita, manang, kasi tinatakpan siya ng kalaro niyang engkanto. Nagalit ang engkanto na magpapakasal na itong anak niyo, kaya kinuha na lang niya, sapagkat itong prinsesa ng mga engkanto ay nabibighati sa anak ninyo." Tinanong ng nanay nila lola kung makukuha pa ba nila yung kapatid ni lola. Ngunit sabi ng albularyo ay sobrang mahirap na daw makuha yung kapatid ni lola kasi daw malapit na daw pumalaot yung barko kung saan lulan yung kapatid ng lola ko. Ang sabi din daw ng albularyo na sa ilog kung saan nag-iigib noon yung kapatid ni lola, nandun daw yung barko ng mga engkanto.
Dali-daling tinawagan nila Lola, yung tatay ni Lola. At nakita daw ng tatay ni Lola na may isang napakalaking troso doon sa may tabing ilog. Sabi ng nanay ni Lola, yun daw yung barko ng mga engkanto. Kaya sinabihan ng tatay ni Lola, nagsisigaw siya doon na isauli na yung anak niya. Ngunit binilinan sila ng albularyo na wag na wag daw nilang aanuhin yung troso dahil lulan daw noon yung anak nila at lulan din daw noon yung hari at reyna ng mga engkanto. Sumapit ang gabi at bumuhas ang napakalakas na ulan na halos gibain ang bahay nila Lola. Parang may malakas na bagyo. Hindi nagpapadala sa takot ang tatay ng Lola ko na sumigaw na, "Ihinto niyo to! Isaulo niyo sa amin ang anak ko! Bakit nangunguha kayo ng mga hindi sa inyo? Mga PI kayo?" Tumila ang ulan at tumahimik ang paligid. At sabi sa tila ng uglan ay nawawala ang napakalaking troso. Nakauwi sila Lola na sawi sa kanilang ipinunta. Pero tinanggap na lang daw nila ito dahil sa isang panaginip na panaginipan ng nanay nila Lola. Nagpapakita sa panaginip ng nanay nila Lola ang kapatid ni Lola na parang isang prinsipe. At kasama nito ang isang magandang babae na mistulang prinsesa. Ang sabi nito ay huwag na daw mabahala sila Lola sapagkat maayos naman daw siya. At masaya daw siya doon sa syudad kung saan naroon siya. Ang syudad na tila walang mahirap daw. Sinabi din nitong bibisita na lang siya. Kaya tumahimik na lang sila Lola. Ngunit isang gabi, may tila daw sports car na paparating sa kanila. Ang ingay daw ng tulog. Galit na galit pa rin ang yung tatay nila Lola, kaya tumalon daw ito sa bintana na may hawak na kampilan at hinarangan yung akala nilang sports car. Pero hangin lang daw ito na malakas na humagpas sa tatay nila ni Lola. Di daw makikita pero marinig mo ang busina at makina ng truck. Kinabukasan daw noon ay nagkasakit ang nanay ni Lola. Pero laking pagtataka daw ni Lola at tatay ni Lola na para daw itong walang sakit na pupunta sa ilog. Kaya sinundan daw nila ito. May kinausap daw ito sa may bukal. Kaya sinundan talaga nila. Nakita nilang may malaki namang troso ang nandoon. Sumigaw ang tatay ni Lola. "Kinuha niyo na yung anak ko? Pati ba naman asawa ko kukunin niyo pa? Mga PI kayo?" Kaya naman nagising ang nanay ni Lola na sa sigaw ng asawa niya. Maging ito ay nagtaka kung paano siya napunta sa tabing ilog. Nananaginip daw ito na sinundo ng anak niya para ipakilala sa naasawa nitong prinsesa ng mga engkanto. Kaya sa isang saglit ay biglang nawala ang troso. Kaya tayo mga magulang, dapat nating ipaalam sa may kaalaman kung may kasabay ba ang ating mga anak na ipinanganak dito sa mundo. Minsan kasi, may di tayo nakikita na nakikita ng iba. Sana aprubahan ito ng ating admin. Okay, so yun yung mga kwentong napili kong basahin for tonight. Yung mga kwentong ito, yung meron isang tungkol sa aswang, and then yung ito, isa naman tungkol sa multo, and then isa naman tungkol sa isang engkanto. Okay, so parang ano, di pa parang halo-halo siya, may variety kumbaga. Okay, so simulan natin yung tungkol sa first story, yung tungkol sa multo. Okay, so talaga naman ano, talagang malimit tayo nakakakita ng ganyan na parang yun nga, walang makatagal dun sa lugar na yun, o yung sa bahay na yun, kasi nga meron nga daw nalaganap na isang malagim na krimen dun sa lugar na yun, sa bahay na yun, for this instance. Alam ko dun sa ibang bansa, like yung sa California yata, kinakailangan talaga nilang sabihin yung, kunyari magkaparenta ka ng bahay o magbibenta ka, kailangan mo magbigay yung parang full disclosure kumbaga. Sabihin mo na, ito, may namatay dito sa bahay na to. Kasi pwede kang madimanda kapag hindi mo dinisclose lahat ng dapat malaman nila tungkol sa bahay. Hindi lang yung tipong, itong bahay na to, may anay, itong bahay na to, may ganito, kailangan palitan itong bubong or whatever. Na I think dapat lang talaga, kung isa kang responsableng realtor
o kaya nagbebenta ka ng bahay mo, dapat i-advise mo talaga yung mga ano mo, yung prospective na buyer, lahat-lahat ng tungkol doon sa bahay na yun na dapat na maaring maging dahilan kung bakit hindi nila kukunin ito. Kasi, di ba, napaka-unfair naman kasi, lalo na kung ganyan, na titira ka doon sa bahay na yun, yung pala meron palang kriminal na ganap diyan, and then, pulis sana kung ganoon lang, tapos wala naman multo, kasi hindi na talaga naman natin maaalis na minsan may namamatay sa isang lugar, di ba? Kunyari, namatay, kunyari sa sakit lang naman, wala namang karumal-dumal, so, alis talagang itong taong ito, hindi makamove on, ayaw pumunta dun sa liwanag at pumunta sa langit para ma-judge yung kanyang kaluluwa. Okay, so gusto niya pa manatili dito sa mundo, ayaw niyang mabitawan yung mga, yung property niya, yung bahay niya. Okay, so yun. Pero kapag kunyari katulad yan may karumal-dumal na krimen, usually talaga ayaw talaga ng mga buyers na bumili ng ganyan. Kasi syempre, nakakatakot una, meron palang nangyaring ganun, syempre, may imagine mo, dito pala nakatagpuan yung katawan nitong taong to na pinatay, ganyan. So, yun. Yun lang ang masasabi ko tungkol doon. Kaya dapat siguro talaga kung bibili ka ng bahay o mag-renta ka ng bahay, mag-research ka talaga. Kung lalo na kung sensitive ka sa mga bagay na yun. Ako personally, okay lang naman sa akin yun kasi nga mahilig naman talaga ako sa paranormal. As long as hindi yung tipong nagdadala ng kamalasan, yung tipong mamamatay ka rin kapag nagtagal. Parang ano, parang the grudge lang, di ba? Lahat na lang nang pumasok dun sa bahay na yun eh. Mamamatay at hindi lang yun, pati yung mga nakakasalumuha niya after dun, yung hindi naman pumasok, mamamatay din, mahahawaan niya. So talagang parang napakabagsik naman ng ano nung the grudge na yun. Hindi ko nga alam, parang mas mabuti pa yung The Ring. Yung The Ring, at least kung hindi ka makapanood ng video na yun, isa dako eh, hindi ka naman maapektuhan. Yung sa The Grudge, wala eh. Wala talaga, talagang parang uubusin yung buong lahat ng lahi ninyo, yung kaibigan mo, kapatid mo, mga asawa mo, lahat kayo mamamatay kasi nag-come into contact ka dun sa taong pumasok dun sa bahay. Anyway, so enough about that. So mabuti naman at naisipan nilang umalis in the end. Kasi kung nagmatigas pa sila, ewan ko na lang kung ano mangyayari sa kanila. Baka ano, parang kakaiba yung ano, yung taong anino, yung taong itim. Siguro yun yung pumatay doon sa babae, pero bakit itim siya? Okay, so siguro naging demonyo na siya or whatever. And then, hindi ko alam kung anong parang purpose niya kung bakit siya nagdadagan ng tao. So, maaari kaya na parang ano, meron siyang masamang balak dito sa sender. Okay, na tipong alam niyo na, yung parang mamolestyahin siya, wag naman sana. Okay, anyway, umalis na rin naman siya doon sa bahay na yun. So, hindi niya na siguro problema yun. Alas sumunod sa kanila, sana hindi naman. Okay, doon na naman sa ano, second story. Doon tungkol sa aswang. Well, ang masasabi ko lang yan, sino kaya itong mayor na to or sino kaya yung politician na to? Hindi naman yung nabanggit ko anong katungkulan exactly sa pupsap politics. Pero yun nga, sino kaya itong politician na to na sinasabi nga daw na aswang daw? Okay, and then meron bang napabalita na parang nagpakamatay yung ano, anak na babae sa araw ng kasal niya? Hindi, pwede ka nakakatakot para sa akin dito yung pinakain niya yung katawan ng lalaki. And then, ito naman si girl nung natuksasan niya na kinain niya. Siguro nalasahan niya or nakatunog siya. Kinain din niya yung puso. Ano ba naman? Diyos ko. Okay, akala ko man lang ha. Parang hayayakapin niya lang. Tapos tatalon siya. Bakit kailangan niya pang kainin? Di ba? Parang ewan lang. Diyos ko. Eh, ano? Ayun ko. Tapos ano bang purpose nila para magpakain ng katawan? Gusto na ba nilang gawin manghawa? Ewan ko. Actually, nung binabasa ko nga yung kwento yun, parang sabi ko, ay, naku, marami na naman siguro magko-comment take it dito, tukol dito sa kwentong ito since medyo kakaiba nga. Alright, so move on tayo dun sa third and last story. Tukol naman ito sa Encanto. Okay. About dun sa Encantong ito, so medyo kakaiba naman yung sinabi niya sa bandang huli na magtanong daw sa may kaalaman kung meron daw kasabay daw na pinanganak. Siguro applicable lang to siguro sa mga na pinanganak sa probinsya kasi I doubt sa dami-dami na pinapanganak lahat ba may kasabay? Ewan ko, hindi natin malaman. And then, ganun ba talaga na kailangan pag may kasabay ka para may something na nagbaban sa inyo na talagang kukunin at kukunin kayo sa bandang huli? Hindi natin masabi pero in a way para mabuti na rin naman yung nangyari dun sa lalaki, di ba? Kasi parang masaya naman siya, mukhang naging prinsipe siya dun sa
lugar na kaharian ng mga engkanto. Yun nga lang, syempre hindi niya nakasama yung mga magulang niya at saka pamilya niya. Kailangan niya talaga umalis totally, physically dito sa world na to. Okay, and then hindi ko alam kung ano, wag daw anuhin daw yung troso. Eh, paano kung ano niya, kinuha niya yun. Sabi nito nila kinuha yung trosong yun. So, baka pag-gigantihan kaya sila or whatever. Well, we'll never know, I suppose. Napakarami talagang kababalaghan dito sa mundong ito na hindi pa natin natatalok. Siguro para yung nalalaman lang natin ngayon, parang tip pa lang ng iceberg, kumbaga. Okay, so ayun lang muna sa ngayon. So guys, yun nga. So, promise. Well, hindi ako namangako pala. Ayoko pala mangako kasi mali natin may mga mangyari pa sa mga susunod. Pero yun nga. Pala alam niyo naman na pala mahal ko talaga yung channel na to, mahal ko kayo. So gagawa ako talaga at gagawa ng paraan para makabawi. Kung hindi man ako makapag-upload ng isang gabi, babawi talaga ako. So after this, magsisimula na akong ayusin yung susunod pa na video. And then i-upload ko yun as soon as matapos. Para meron kayo kaagad mapanood na video na isa pa. Para lalabas pa rin na parang araw-araw pa rin ako nag-upload. And then meron pang kasunod pa na isang video. Ayun na naman ako, para ako si Mojo Jojo, paulit-ulit na naman ako. Okay, so yun lang muna sa ngayon. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Nagustuhan niyo ba yung napanood ninyo? Kung ganun, bakit hindi pa kayo nagsisubscribe? Mag-subscribe na at manood ng mga videos na i-share namin sa susunod. Or else, pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo. Mwahaha!